10 milyonaryong aktor na galing sa hirap. Yan po ang paksan at pag-uusapan natin ngayon dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala, si Michael Sy, ang inyong Dad ng Bayan. Ilocano Defenders. Para sa lahat. Ilocano At kung gusto niyo pong matuto at magabayan kung paano kumuha ng mga clearances, police clearance, NBI clearance, at paano kumuha ng passport at driver's license, at kung ano-ano pa mga dokumento na galing sa pamahalaan, huwag niyo pong kalimutang subaybayan ang aming mga videos sa Ilocano Defenders na pinangungunahan at sinasaad at nilalahad ng ating kuya ng bayan na si Solomon Sy. Ngayon, balikan po natin ang ating paksa yung mga 10 milyonaryong artista o actors na naging milyonaryo at naging matagumpay, dumaan sa hirap at nanggaling sa hirap. Sila po'y sana magsilbing isang inspirasyon at mitsa na maglagablab ang ating mga damdamin na magpatuloy magpunyagi at magpatuloy na maging masipag at masigasig sa pakikiharap sa mga pagsubok na darating sa ating mga buhay. Sila po ay nagbibigay ng isang magandang larawan ng tagumpay na nanggaling sa maraming pagsubok. Unahin po natin ang number 10 sa ating listahan, ang kilala at sikat at makisig na si Richard Gomez, na ngayon ay isa ng congressman at naging alkalde rin ng Ormoc City, at naging sikat na artista na kilala siya sa mga TV series na Palibhasa Lalaki at yung Minsan Minahal Kita. Siya po ay nagsimula na bilang isang fast food service crew. Siya po ay nagluluto ng hamburger, nag-flip ng burger at naging waiter din. Yan ang kanyang pinagmulan bago siya naging artista, naging sikat at hanggang naging alkalde at kongresista. Ngayon, pang-siyam sa ating listahan ay isa ring sikat na aktor na si Dieter Ocampo, na nagsimula rin bilang isang service crew ng isang pizza chain, naging bartender din sa Quezon City, at nakilala siya sa mga Dahil Mahal na Mahal Kita na pelikula at Nasaan Ka Man. Ngayon, balikan natin ang listahan, number 8, pang-8 sa ating listahan, si Marvin Agustin. Nagsimula siya bilang isang waiter, nagsusuot pa siya ng mascot ng mga panahon, naging janitor din, naging bartender, naging kitchen staff, at ngayon, sikat na artista at negosyante na rin. Ang kanyang mga sikat na pelikula, Loves Kita, Okay Ka Lang, nakasama niya noon si Jolina Magdangal. Pang-7 sa ating listahan ay si Jericho Rosales. Siya ay nagsimula bilang personal driver, fish vendor, jeepney barker at service crew din ng isang pizza house. Ngayon, siya ay sikat ng artista at nakilala siya sa pelikulang Forevermore na kasama niya si Christine Hermosa. Pang-6 sa ating listahan ay si EJ Falcon. Siya ay isang kargador, nagsimula bilang kargador. Isa siyang probinsyano na nagpunta sa Maynila para hanapin ang kanyang ina at nauwing naging artista. Kaya yan ang mga pinagsimulan at pinagmulan ni EJ Falcon. Pang-5 sa ating listahan ay si Bugoy Drilon, na nagsimula bilang canteen janitor at naging sikat na mga awit. So yan naman ang pang-5. Pang-4 sa listahan natin ay ang sikat at tinatagurian nila at kinikilalang bilyonaryo na si Willie Revillame. Nagsimula siyang jeepney barker, na-discover siya na bilang isang sidekick ng isang amo at isang artista, at ngayon naging sikat na dahil sa kanyang TV program na Wawawin, Pera o Bayong, at marami rin siyang mga naging pelikula at marami rin siyang mga ginuhit na awitin. Pang-3 sa ating listahan ay ang isa ring makisig na sumikat na artista na si Alden Richard. Nagsimula siya sa Starstruck at Pinoy Big Brother, pero nahirapan din siya nung umpisa because hindi siya matanggap-tanggap, at eventually lumipad ang kanyang karir o ang kanyang pagkasikat nung siya ay naging katambal ni Maine Mendoza, nakilala siya bilang Aldab. At marami rin siyang pelikula na katulad ng Hello, Love, Goodbye.
Pangalawa sa ating listahan ay si Coco Martin. Si Coco Martin ay isang HRM graduate na naging waiter at naging janitor pa sa Canada. Ngayon, sumikat siya dahil sa TV series o TV program na Ang Probinsyano at pelikulang Ang Probinsyano. At ang number one sa ating listahan ay walang iba kung hindi ang ating kinikilalang komedyante at magaling na TV host na si Vice Ganda. Nagsimula siya bilang isang comedian sa iba't ibang bars sa Quezon City at nagtitinda din siya dati ng mga water bottles. At ngayon, eh napakarami na niyang pelikula. Isa dyan yung The Amazing Private Benjamin, isa sa mga blockbuster hit dito sa atin, bayan, ang pelikula niya. At ngayon ay kinikilala siya bilang isa sa mga best TV host and endorser sa ating bayan. One of the highest paid actor sa ating bayan. Kaya mga kaibigan at mga kababayan, ano man ang inyong pinagmulan, saan man kayo nang galing, ano man ang inyong dadaanan, huwag niyo pong kakalimutan. Number one, huwag kayong masisiraan ng pananalig sa una sa may kapal at pangalawa sa inyong kakayahan na makaangat kung kayo'y magpapatuloy at magpupunyaging maging masigasig, maging mababa ang kalooban at bukas ang isipan sa anumang pagsubok na darating sa mga buhay natin. Yan lamang po mga kababayan. Ito po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan. Ilocano Defenders. Para sa lahat. Ilocano Defenders. Laban sa lahat. Ilocano Defenders. Ilocano Defenders.